Good morning to each and every one of us. So, maluwalhati na huwa kayong datnan ng mensaheng ito ng Panginoong Hesukristo. And so happy to share another truth about our standing before the Lord Jesus Christ. Okay? Because of Him, also kaya tayo nagkaroon ng magandang standing sa Kanyang harapan mismo. Okay? But before that, as I promised, kahapon, sabi ko yung tungkol sa heaven, no? Siguro mamaya ako magre-record, mamayang konti po. So, kasi may mga gagawin pa po ako. Pero ngayon po, gusto ko lang pong i-share yung aking devotion. Okay? And, ngayon ko na rin po gagawin yung shout-out. Para mamaya diretso po tayo sa ating pag-vlog tungkol sa heaven. Kasi po, ito po ay may mga layers din ng heaven. Meron din po siya mga parts. Three kinds of heaven din po ang pag-uusapan natin mamaya. So, abangan po ninyo yun mamaya. So, ito po muna yung mga shoutouts natin. Unang-una po kay Sister Cleo 14 na pinag-pray-pray po niya yung kanyang employer, no? Sa, kung hindi po ako nagkakamali, somewhere in Hong Kong yata or basta somewhere niya sa may Southeast Asia po siya. So, pinag-pray-pray po niya yung kanyang employer na makakilala kay Lord and it's something na napakaganda po. And kay Ginoong Delphine C. Guevara. So, binabati ko po kayo sa pamamagitan po ng channel na ito. So, naway datnan kayo lagi ng pagpapala at kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo at naway i-bless niya kayo para maging blessing kayo lalo sa ibang mga tao. So, ano po ba ang pag-uusapan natin ngayon? Actually, ito po yung napakasimpleng tuntungan, kumbaga foundation natin bilang mga Kristiyano. Paano ka ba naging Kristiyano? Pinanganak ka na bang Kristiyano? Gumawa ka ba ng mabuti para maging Kristiyano? None of the above. Wala sa dalawa. Ito ang dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano. So, babasahin po natin sa Romans chapter 3, verses 21 to 24. Again, Romans chapter 3, verses 21 to 24. Ito po ang pagkakasaad naman po. Dito nga po naman sa salin ng ESV or the English Standard Version. Ito po siya. But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law. Yan. Although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Maliwanag po, righteousness by faith to all who believe in the Lord Jesus Christ. Okay. For there is no distinction, makinig po mabuti, for all have sinned and ano? Fall short of the glory of God. Lahat po nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. So, paano mo ililigtas ang sarili mo? Lahat pala tayo nagkasala. Wala tayong kakayanan to save ourselves, right? So, and paano tayong justified? And we are justified by His grace. Yun na po ang sagot. Na-justified tayo sa grace. Ano po ba ang grace? Wala tayong ginawa, ibinigay sa atin ng libre. Ito yung libreng alok ng kaligtasan. At pag tinanggap mo ang libreng alok ng kaligtasan na ito, hindi ka na pupunta ng impyerno. Tulad ng pinag-aralan natin kahapon. Okay? So ito po siya. Justified by His grace as a gift. A gift. Regalo. Ibinigay. Ang ginawa lang natin, tinanggap natin, nireceive natin ng maluwag sa puso natin. Siyempre. Bilang pasasalamat sa Panginoong Hesukristo. Paano? Through the redemption that is in Christ Jesus our Lord. Napakabuti ng Panginoon. Sa tuwing naiisip ko po yung katotohanan na wala tayong ginawa, pero iniligtas niya tayo, siya yung nahirapan sa krus ng Kalbaryo, ipinako doon, after 3 days muling nabuhay, ito po ay isang napakalaking pag-ibig na hindi kayang pantayan ng kahit na sino pa man. So, yun lang pong gusto ko pong sabihin ngayong umaga. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. At kayo po ay mag-comment below. Tandaan po ninyo kung may mga comment po na pangit at hindi po kaaya-aya sa
sa mga paningin po ninyo, wag na lang po ninyong papatulan. Ano po, ako po hindi ko po pinapatulan kasi po hindi po ako nakikipag-away, hindi ako nakikipag-debate. So ang gagawin ko na lang po siguro, ipag-pre-pray ko na lang po. Pero wag po natin papatulan yung mga tao na ganun. Okay, pag-pre-pray po natin sila. So pag-share po itong video at marami po magbe-benefit. So again, mamaya abangan nyo po yung tungkol sa langit or sa heaven. Maingay na po yung mga aso. Thank you, and Jesus truly loves us all.